Ok. Nó hỏi anh. Đó. À. Ok. So, guys. Yan. Pag-usapan natin yung basic fire safety. No, ang dami kasi. Okay, ito ay isang basic lang. Okay, dapat alamin natin ano ba yung kailangan nating performance dyan. In our workplace kasi, alamin natin kung ano ba yung mga shots needed na ano ng company. Okay, for our fire safety. Kasi katulad ng nangyayari, ang dami sa atin, okay? Ang dami sa atin sa workplace natin, okay? Na nagiging resulta ay aksidente because of fire. Okay, paano ba natin, basic lang ha, basic awareness lang po tayo guys that we need to perform at we need to learn. Ano yung mga basic requirements, basic needed compliance natin in our workplace. Bakit? Sabi nga natin, alam po ha, okay. Game. Okay? So, yung ano natin, no? Ano ba yung basic natin, okay? About the fire safety. Okay? Ano ba ang fire? Okay, madalas yan eh. Pinagtatanungan yan. O even yung mga baguhang mga safety natin, even yung mga manggagawa natin, kailangan maibigay natin sa kanila. In the basic lang ha, yung sample natin, hindi mo naman kailangan maging BFP. Okay, kailangan maging BFP para alamin natin kung ano yung fire. Hindi naman natin kailangan maging ano, volunteer sa ano, sa fire brigade para alamin na natin o maibigay lang natin. Magbigay lang tayo ng ano, ng isang sample natin o basic sample natin sa mga gagawa natin during toolbox meeting, during orientation, ano po ba ang fire? Okay, bakit? Para malaman nila at magka-idea sila what is the basic fire safety natin sa workplace natin. Ano ba yung mga pulisiya? Ano ba yung magandang performance o policy na dapat nilang sundin para ano, hindi sila makalabag ano yung do's and don't. And then also, sabi nga natin, in the fire natin, sabi natin, ito yung chemical reaction. Between dapat yung ano, yung sa mga combustible materials natin, nabubuo siya in the three things natin. Okay, three things requirements natin. Yung triangle of fire. Okay, meron pa nga sinasabi, tetrahedron. O dun muna tayo sa basic. Okay, alam natin, marami tayong ano natin, pero dun muna tayo sa basic para mas oriented yung mga tao. Para ano, mas bigay natin. Okay, kailangan natin ng ano, ng fuel. Kailangan natin ng heat. Kailangan natin ng oxygen para makakreate tayo ng fire. In that scenario natin, ano po ba yung mga natin, fuel natin, mga combustible material? Ano yung sample natin ng combustible material? Ikaw, as a tao, combustible material ka, o combustible ka, o nasusunog ka, anything that can be burned. Okay, ano pa, katulad ng heat. Okay, ano po siya? Kailangan ba posporo, lighter, apoy? Hindi po, anything. Kaya nga tayo may metal to metal contact na nagkakaroon eh. Kaya nga sa bukid, sa probinsya, di ba yung kahoy? Yung dating ano natin, di ba, bihira na gumagamit, yung nag-boy scout tayo. Okay, di ba? Tapos sa araw, okay, yung radiation, isa po yan. And syempre, the oxygen level. Okay, ano sabi nung iba? 15% to 16%. 16%, minimum of 16% ang requirements para makakreate ka ng apoy. But, meron po tayong mga chemical na umaapoy kahit mababa yung oxygen level. Basta meron ma-heat niya yung ano, yung makuha niya yung heat. It's a basic, okay? Na paraanam natin. Pero sa construction naman, hindi naman katulad sa oil and gas yan, guys, na ano, mataas yung requirements sa ano natin, talagang about sa fire natin. Pero in all about that, malaman natin ano ba yung mga fuel na kailangan natin, like flash point, flammable materials, combustible materials that we need to indicate sa mga manggagawa. Okay, manggagawa, ibigay natin to. Sample natin, ano ba yung lowest temperature na kailangan dito sa ganitong materialis natin.
Okay, sample ko na lang sa diesel, kung may diesel kayo na nai-imbak sa warehouse, sa ano nyo, sa company nyo o sa construction site, ano ba yung diesel na nai-imbak natin? Ano ba yung ano, flash point niya, requirements niya? That's why hinihigpitan natin yung hot work activity. Hot work activity lang po ba? Baka mamaya may nag-i-smoke. Ano po ba yung mga ganyan natin? It's a sample that we need to indicate sa mga manggagawa natin by giving them a proper knowledge o proper training. Ano yung ginagamit natin? Para ano? Kailangan ba, sir, ischedule na using toolbox meeting? Magpakita tayo ng isang sample, o this is the flammable materials na naandito. This is the materials that having ano, lower, okay, flash point natin sa workplace. This is the combustible materials. Kasi marami pa rin sa mga manggagawa natin, ano ba yung flammable materials? Ano ba yung combustible materials? Reality, ha? Okay? Hindi natin sinasabi, sir, ikaw alam mo, ikaw lang nakakaalam. Hindi. That's why sinasabi natin, i-dedicate natin, i-classify natin sa mga manggagawa natin, no? Sa mga manggagawa natin, yung mga ganong ideas para alam nila. Okay? Mahirap kasi, no, na tayo lang ang nakakaalam. Okay, yung mga supervisor lang nakakala. Meron tayo, sir, meron naman tayong electrical engineer, may mechanical engineer naman tayo. Alam ko na pag-aralan nila. Yes, pero may mga ano, may mga hard worker tayo. Sino yung mga hard worker natin? Yung mga worker natin na naandyan, na ano, na sila yung nag-i-indicate, sila yung nakaka-encounter ng trabaho, sila yung nasa critical risk sa workplace natin, that we need to train them and we need to give them an idea. Okay? Sample nga natin. Kung meron kang mga flash point o combustible ano natin requirements, punta mo, ibigay mo rin. O, ito. Ito yung sample ng class A natin. Okay, ano yung mga class A natin? Ito yung mga ordinary po na combustible materials. Bakit? Mababa lang po ang requirements at pwede po siyang patayin ng tubig. Right? Yung sasabihin natin ganyan. It can be extinguished po ng water. Ito po siya, katulad ng foam, katulad ng kahoy, katulad ng water. So, it means na ibibigay natin during toolbox. O bukas po naman, o pag-usapan natin yung B. Ano po ba yung surface natin sa B? It means na i-intend sila. Uy, ano ba yung B? Uy, sabi ni ano, si Sir Robin, apoy daw pag-uusapan. Tingnan nga natin paano maglaro ng apoy. Di ba? Ganyan po yung ano, no? Paano pumatay na naglalaro ng apoy? Yung mga ganun. Hindi. At least na i-intend siya worker. O, kinabukasan, pag-usapan natin. O, guys, napag-usapan natin yung apoy. Triangle of fire kahapon. O, ito naman yung class of B of fire. Ayan. Ito, madalas, ito ginagamitan natin ng common fire extinguisher agent natin. Okay, yung mga dry chemical. Ano po ba ito? Yung katulad ng gasoline, katulad ng oil, yung cooking oils natin, yan, blah, 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 na present sa workplace natin. Okay, it means na ano nila, uy, pwede palang ganyan. Yan yung ano natin. It, during toolbox meeting, hindi mo kasi ma, we have only 10 to 15 minutes in our toolbox meeting. So, ano gagawin natin? Gagawin natin interesado to. Okay, ayan. Di, pag-usapan na natin. So, napag-usapan na natin yung class A, class B. Punta tayo sa class C, sir. Yung class C, ano po yung class C? Oh, ano yan? Pasukan, class C. Hindi po, class C. Okay, yan po. Ano yan? I-energize natin, katulad yung mga electrical. Okay, ayan po. Ano, sir, ano rin ba? Madalas mo, pero dapat yung mga dry chemical o kaya nga present in your workplace na involving natin sa electrical. Pero proper use kung paano natin to gagamitin. Yung tubig, katulad ng laptop. Okay? Yan po, baka buhusan mo agad ng tubig. Katulad ng computer, buhusan mo agad ng tubig. Ano gagawin mo? Tanggalin mo muna. Pwede ka naman gumamit sa electrical eh. Ng tubig eh. Pero ano? Ano mo muna? I-disconnect mo muna. Pag dinisconnect mo na po yun, okay, na wala na yung source ng ano yan, saka mo gagamitan na ng tubig. Right? No, sinasabi, sir, paano yun ko pag nagsunod yung mga ano namin, wire namin sa ano, kunyari lang ha, wire sa bubong o anything. Kapag nag-shutdown na po yung panel po nun, yung mga box, okay, main line po nun, na-break na po yung main line nun, pwede na pong buhusan ng tubig. Hindi na po kakalat yun.
Kaya nga tayo may distribution box sa loob ng bahay. Kasi pag nag-shutdown po, yun po yung sample natin. Pero dito sa laptop, kunyari, laptop computer, i-disconnect nyo muna. Pag disconnect, para hindi na lumaki yung apoy, ano gagawin? Saka mabuhusan. Sir, yung power tools, umaapoy. So, ibig sabihin, umapoy yung power tools, i-disconnect mo muna, saka natin buhusan ng tubig. Yun yung proper natin. Okay? Kung tubig yung present dyan, tubig. Kung fire extinguisher ang present dyan, fire extinguisher. Okay? Any of those is extinguished. Ano sabi? Walang fire extinguisher. Sir, walang fire extinguisher. Walang ano, walang tubig na ano, marami. Okay? Pero merong kumot. Eh di kumot. Basain mo yung kumot. May konting tubig. Basain mo. Yun yung gagamin mong pang-extinguish. Right? Kailangan yung ano, yung sinasabi nga natin, kailangan alam natin kung paano natin to papatayin at paano natin i-perform. Yun yung sinasabi natin, magbibigay tayo ng basic knowledge po sa ating mga manggagawa, even in the top management. Okay? Kasi bakit? Even the top management, we don't want to suffer. Even that sisikat yung company ni Mamay. Ano sabi, yung big boss, no, nung nagkaroon ng fire, inatake sa puso. Di ba? Yung ganyan, it's hindi natin gusto 'yun. Kaya nga binibigyan natin sila ng ng konting kaalaman paano nila i-perform yung trabaho at paano nila i-perform against in our emergency preparedness. Okay? Yan po yung pangano na primary, okay? So, tapos na tayo sa class A, class B, class C, class D. Okay? Ano yung class D bar and board natin? Kailangan matanda natin. Ano ba yung mga natin? Yan yung mga metals. Okay? Mga meta. Okay? Yan. Yung mga metals natin na naandyan po. Okay? Katulad ng magnesium, sodium, lithium, at ano pa. Okay? Marami. It depends po. So, it means, kung paano mo siya i-extinguish, dapat dry powder o ano natin, yung mga dry powder chemical ano natin dyan na Par-X natin. Well, ano natin? Well, oriented din natin yung mga tao. O, ito, ha? Meron tayong ganito at meron tayong ganitong pangyayari. At ito yung paano natin to i-eliminate, paano natin to extinguish. Ganyan po yung sample natin. It's magbibigay lang tayo ng idea. Okay? Kasi bakit? Kung hindi natin ibibigay yung idea na yan, it's paano kapag sila na yung naka-encounter? Okay? Yan. Ano ba yung par-involving natin sa class E? O class A, class B, class C, class D, class E. Okay? Yan yung mga sa LPG natin involvement. Okay? Yan. Mga firefighting operation is trained personnel po ang madalas pong nag-perform yan. Hindi po ba talagang mga workers natin o ano natin. Basta, well-trained po ang mag-perform at well-knowledge po how they performing extinguishing po sa fire po natin. Okay? At meron po tayong last na bago, o hindi ba nang bago yun? Okay, yung K, yung sa kitchen natin, kitchen of fire, na ba? Yung mga vegetable, yung mga animal parts, yan po yung mga ano natin na kailangan natin ano, maunawaan. Asensya na kayo, barado ilong ko, ha? Nag-ano... For recovery period pa lang po kasi itong ilong ko. Okay? No? Yan po yung sinasabi natin. In the fuel natin, ano yung mga similar natin, katulad ng class. Sabi niya, sir, hindi ba na-discuss mo na sa class B yun? Okay? Yung fuels na yun, involved natin. Hindi po. Iba pa yun. Yung kailangan kasi ito yung mga nasa kitchen na kay ano natin. Yung madalas yung temperature, nagkakaroon tayo ng mataas na temperature. Yung mga cooking oil natin. Okay? Yan yung class K, K-gent natin. Na usually na ano na may mga chemical po na ano involvement. Okay? Sabi nga natin in extinguish of fire, okay? Kailangan unang-una i-remove natin kung ano yung mga fuel. Okay? Kasi bakit in triangle of fire, isa po doon ang nawala, mawawala po yung apoy. Okay? I-remove natin kung ano yung bine-burn. Ano sabi? Madalas ito, naririnig ko kaila ma'am, nakalimutan ko si ma'am. Okay, ma'am Jo. Okay, yung naging instructor natin na kung walang susunugin ng apoy, walang apoy. Right?
Yun ang lagi nating tatandaan. Kaya may apoy kasi may sinusunog. May binirburn siya. Yun ang important things. Kasi yung heat na andyan lang naman yan eh. Pwedeng radiation yan, pwedeng sa araw, pwedeng ano natin na yan. Pero kung walang sinusunog o walang fuel, walang apoy. Okay? Ano pa? May possibility ng oxygen. I-limit natin yung oxygen. Tama rin. Kung walang oxygen, no, paano ka mabubuhay? Di ba? Paano tayo mabubuhay kung walang oxygen? Eh, ang baba lang ng requirements ng ano, ng apoy. It's only 15 to 16% na sinasabi natin, basic lang ha, okay, na apoy, na oxygen, para ano, makakreate ng apoy. Di ba? Yung sinasabi natin, it means, kung may oxygen na gano'ng ano, it's bababaan lang natin. Kaya nga tayo naman, sinasabi, ikulob, o ano natin, i-ano natin. Okay, cooling the heat. Okay, ano ibig sabihin ng cooling the heat? Yung palalamigin mo. Okay, kaya nga madalas sa bahay, kapag nasusunog yung bahay, 70% na po, so ano ha, 70% na po, hindi na po siya binobomba ng paano, ng BFP. Ang binobomba na po yung mga gilid. Pare, kinukuling na po yung ano, yung heat para hindi na makaapekto sa ibang bahay o ano natin, sinisecure na. Kumbaga, ito na yung apoy, para hindi na lumawa, kinukuling na yung gilid. Ibig sabihin, ano tawag ito sa salitang, binebenta mo na yung isang bahay na yun para hindi makaapekto sa ibang bahay kesa lumawak. Pag lumawak po kasi yun, mas mahirapan po si BFP. Bakit? Mas malaki pa po yung ikukuling niya. Right? Yun yung mga sample natin na kailangan natin. Bakit? In the sense na kailangan natin kasi to, na ano, natuturuan natin yung mga manggagawa natin, na ibibigay natin sa mga manggagawa natin ano yung basic learning na kailangan nilang matutunan. Ano yung mga needed na nilang i-perform sa workplace natin. Okay? Sample natin. Sir, class A. Ano ba siya? Okay, tinatanong natin, class A. Ito yung mga pwedeng gamitan ng tubig. Okay, yung katulad ng water, best extinguishment natin. Okay, na sinasabi natin. Okay, class B. Ibibigay natin yung mga ganyan. Class B, katulad ng cloth, towel, na ano, na basa, sand, soil, na pwede natin gamitin. No? Kung ano yung present sa workplace natin. Kaya nga yung iba, nakikita nyo, sa construction site man to o sa mga other industries, hindi sila naglalagay ng fire exercise. Ano nilalagay nila? Fire drum na may tubig, na may buhangin, na may drum, ay may ano, may timba na maliit o pail. Yun ang ginagamit nila. Kasi as a part na pang-extinguish nila na merong soil and then natin. It's a part na rin. Pero dapat alam ng mga tao kung paano natin 'to papagamit, paano natin 'to gagamitin. Okay, yan. Sample natin, class C. Yan yung sinasabi natin, di ba? Sa mga natin, electrical natin, o yan natin na, okay, yung sinasample natin na ini-energize natin yung class C natin. Ayan, no? Dapat alam natin, okay? Pwede bang gamitan na sir ng tubig? Sasabihin ko, yes, pwede. Pero dapat alam mo muna kung paano to i-energize. Kasi bakit? Baka mamaya nakasaksak pa, binuhusan mo ng tubig, lalo lalawak. Right? Ano advice natin? No? I-classify muna natin. Kumbaga, yung ano, i-switch, main switch mo muna natin, tapos saka natin gamitan. Ano? It's a basic lang, guys. No? Kasi, kung gagamitan natin ng sistema, okay, in the construction, okay, yan po. O no, wala pa naman tayo, wala, no, in a construction industries natin, na wala ka pa, sir, yan, okay, yan, fire hydrant daw, gamitan ng fire hydrant, in a construction site, yes, kapag building na, okay, yung fire hydrant natin, is nasa building na, or ano natin, yan yung sample natin, okay, yan po yung pinano, it's a basic, na kailangan, maibigay lang natin yung learning, okay, basic lang naman, hindi naman natin sinasaklawan yung trabaho ni BFP. Hindi natin, as a part of emergency preparedness, much maganda kasi na may mga learning pa yung mga nasa paligid natin, kahit sa loob ng bahay. Ito ang reality, di ba? Safety officer tayo, pero tanungin mo, ilan sa ating mga safety officer nag-orient sa mga anak natin, sa mga kamag-anak natin, ito gawin nyo, abatan? No.
bihira. Okay, hindi ako sa gaano. It's reality. We need to train them. And then, ano ba yung paggamit ng PAEX? We are safety officer. Pero tingnan natin yung loob ng bayan natin. Meron ba tayong ano, applicable na, ano, na fire extinguisher sa workplace natin? Hindi na sa workplace natin, sa bayan natin. Yun yung mga sample natin na kailangan din natin mismo sa sarili natin, i-develop natin at maibigay din natin sa mga kasama natin sa loob ng bahay. Okay? Kailangan maibigay, oh, ano ba yung mga, di ba, yung portable types of fire extinguisher? Di ba? Marami yan. Okay? Bigay lang natin, idea na natin. Okay, yung mga carbon dioxide, dry chemical, foam, water, etc. na applicable sa workplace natin. HCFC, no? Na kulay green or anything, no? Ano natin sa workplace natin, maibigay natin. At least ko, pag nahihirapan kang mag-discuss ko, ano ito toolbox ko ngayong araw na to, pwede ibigay mo yung parang singusir. Para mas maano, maibigay natin yung magandang sample o yung mga ano, inducing pictogram, okay, yan yung mga natin. Is hindi naman natin sinasaklawan yung, alam ko mas marami magagaling, okay, magagaling sa atin dito sa workplace natin. Marami magagaling na mga safety engineer, safety officer, pero sabi nga natin, in the learning, na learning na ano, yung advocacy natin na magbigay ng magandang kaalaman sa worker natin kahit paano, it's hindi po nasusuklian yun. Okay, yun po. Okay, magbigay ka na. O sige, sir, sample natin ng class A. Ito po yung class A natin. Poo, butter, wood, etc. O ito po yung pangpatay po sa kanyan. O ito po yung surface of fire natin sa class B natin. Ito po yung oil, gasoline, alcohol, bla bla bla. Ito po yung pagpatay niyan. Yan yung sample natin. Okay? Yun yung mga ano naman natin na in the learning, no, na maaano natin, maibibigay natin ng tamang pamamaraan. Okay? Ano yung tamang pamamaraan? By giving them, okay, awareness lagi. Yan lang inaan natin. Paulit-ulit, yan naman natin ang iyan natin. In the portable extinguisher natin, no, kailangan ba? Okay, yung first aid firefighting equipment natin, dapat naka-design ba yan? Okay, syempre, naka-design kung ano ang mga fire X requirements natin yan. Okay, saan ba naka-locate yan? Okay, tama po ba pinaglo-locate yan? Baka mamaya lahat ng fire X nyo nasa warehouse. Walang ano, walang distance requirement, walang distance. Kailangan may mga distance requirements tayo, bawat cubicle meron ba tayo? Okay, kailangan ba properly, ano yan, chine-check yan? No, mini-maintenance ba yan? Okay, check nyo kung meron kayong mga sprinkler din sa ano natin. Sabi nga ni Sir Jack, no, na ano, yung mga fire hydrant natin, maintenance natin. Okay, yan po yung inaano natin. Okay na, mini-maintenance natin in our workplace. Okay, yan po. Yan, Sir Mark Lester, good afternoon po. Okay, yung mga ano natin, Sir Mark Lester. Okay, yan po, isa sa pinaka-gwapo, no, na mga consult, ano natin, practitioner natin, no, ano natin. Keep it up, Sir Mark. Okay, yan po, na natin, okay? Yan po, no? Na kailangan nating ano, ma-design ano ba yung mga burning materials. Tanda natin, ha? Kapag po naglagay kayo ng fire extinguisher sa area, okay, ano dapat alamin natin, ano yung mga applicable burning materials na nandyan. Applicable po ba yung fire extinguisher natin? Diba? Baka mamaya, merong burning materials po doon sa loob ng warehouse na hindi po applicable po ang ating, ano, ang ating fire X. Kailangan ba, okay? Permanent ba o fire hydrant ba ang gagamitin natin? Hose, sprinkler system, etc. Nandyan po. Okay, nandyan po yan. Okay, pag sinabi natin permanent, yan yung sinasample kanina-kanina, yung mga fire hydrant natin, okay, sprinkler system natin, automatic extinguisher system natin, okay, yan yung mga sample natin, yung mga makakatulong po. Pag sinabi naman natin portable, yan yung mga fire extinguisher natin sa workplace na kailangan natin. Okay, magbigay tayo ng ano natin, ng basic, ano po ba? Sir, napag ano na namin yung basic fire, ano natin, na fire safety. Ano yan? Yung paggamit ng fire extinguisher. Yung salitang pass. Good. No? Okay. Sige nga, review natin. Ano ba yung P? Okay, sir. Nasami namin pull the pin. Okay. Pag na-pull natin, okay, start approximate natin na pag-pull mo, dapat 6 to 8 feet.
Okay, yung distance mo doon sa apoy. Good. Okay, aim the base of the fire. Okay, that means, dapat alam niya kung ano muna yung binubuhat niya. 10 pounds ba to? 15 pounds ba to? 20 pounds ba to? Baka mamaya, no, hindi niya alam kung ano. Para basic knowledge siya. Okay, para ma-extinguish natin yung apoy, sir, aim the base of the fire. Sinabi namin during toolbox making na dapat dito yano natin, sa apoy natin, okay? And then, sweep side by side. Yung sweep mo side by side, hindi yung parang ang ano, naglalatigo, yung mga, hindi po, dahan-dahan lang. Okay, kasi, almost, tandaan natin ha, ang 10 pounds, ilang segundo lang yan. Hindi po minutes, seconds lang. No? Seconds. Minuto lang po, nauubos na po yan. Kailangan po natin, well, properly trained po yung mga ganyan. Okay? Dapat, no? Doon ba tayo nakapokus sa fire extinguisher agad? Sa basic of fire of safety, kailangan meron tayong principle. Okay, yan yung pinaka-important things natin. Ano ba yung principle of fire prevention natin and control sa workplace? Bakit? Kung ikaw mismo may principle tayo, okay, mape-prevent natin yung mismong ano, maaari maging scenario ng pagkasunog. Okay? Mabiprevent possibility nito atin yung tinatawag na outbreak of fire. Malawakang damage. Malawakang ano, pagkalugi ng kumpanya. Okay, katulad ng pagawaan ng Chilela sa Valenzuela. Marami pang iba. Diba? Naapektuhan si Rated K. Okay, bakit? Nawala na yung paano, libreng chinelas. Okay, hindi, bumalik na po ngayon. Okay, di ba? Yung isang sample natin, di ba? Nawala yung ano, yung paggawa ng chinelas na, nawala na rin yung libreng chinelas. Okay, hindi, hindi, okay. So, syempre, in our ano, principle of fire prevention natin and control, kaya nga tayo nagkakaroon ng emergency preparedness, kaya nga tayo nagkakaroon ng safe system of work, is like that. Okay, para ano, yung spread o maaaring maging cause ng fire is ma-eliminate natin. Okay? Nandiyan yung ano, safety plan, kaya nga nandiyan tayo yung construction safety plan, nandiyan yung mga safe system of work natin. Okay? Pag nagkaroon ng ano, reactive, proactive, reactive, ayan, nandiyan emergency preparedness plan natin. Okay? Nandiyan na yung mga prevent natin kung paano mag-spread ng apoy yung mga natin, yung mga outbreak natin. Okay? Sample nga natin, no? In our fire, na pag-usapan natin fire safety pro CSSP, no? O safety program, safety plan. Okay, gumawa tayo. Okay, ano ba ang kailangan nating sistema sa workplace natin? Sir, kailangan pala may sistema tayo ng hot work permit. Yes. Para ma-eliminate natin yung possibility basic o fire natin sa workplace na pinag-usapan natin, magkaroon tayo ng isang sistema. Okay? Fire safety training, magbuhay tayo. O, mag-conduct tayo ng drills na sa workplace natin. Okay, yung ano natin, yung mga fire brigade natin nandyan, is like that. Okay, meron tayo. Pero sabi nga natin, in the CSSP kasi, napakahalaga kasi. Okay, na ano, yung pinaka point of view natin is mag-inspection tayo. Okay, kasi naandun yung inspection natin. Inspection tayo in our workplace. No? Ano ba yung present ng workplace natin, nandiyan ba, pine-perform ba, na-i-implement ba, okay, na-check ba natin during emergency o nasa emergency preparedness plan natin, na may maintenance ba natin yung fire exit, yung fire ano natin, yung fire door ano natin, fire exit natin, baka mamaya ang daming poor housekeeping natin, yung mga aisle natin, yung mga ganun. Okay, it's a part of our ano program. Malawakan kasi yan eh. Once of the compliance tayo, okay? Para ano, makita mo sir, paano ko nasasabing compliance tayo sa ano sa legal requirements? Oh, edi tingnan natin yung Fire Code of the Philippines natin. Pa-inspect tayo kay BFP kung ano yung mga recommendations nila kasi bakit? Mas knowledgeable po kasi sila sa atin. 'Di ba? Adem, ano, mag-comply, tawagan ko si Sir Greg. Sir Greg, ano po ba requirements dito? Di ba? May knowledge po ba tayo sa ganyan? It's just asking. Okay, hindi naman masama magtanong. Hindi naman porkit nagtatanong ka, wala kang alam. Minsan may nagtatanong, hindi, reality ha. Dito sa group ng, ano, ng safety officer helping hand, hindi po lahat ng ano, nagtatanong, walang alam. Yung iba nagtatanong para lang mag-verification, it's good. For me, it's good.
no? Paranoid, verify. Kasi wala, there's no perfect safety officer. Lagi natin sasabihin, there's no perfect execution. Okay? Without, ano, proper. Okay? Without proper na, ano, na inaanat, without proper, ano, there's no perfect execution of plan without proper coordinating or coordination. Okay? Hindi po isang tao lang, hindi lang isang safety ang mag-execute yan. Hindi po, lahat po tayo. Okay, para pumaan natin. Kailangan, meron tayong direktiba. Okay, katulad na sinabi ko kanina, nakalimutan ko doon sa mga si, ano natin, programa natin. Magtayo tayo ng programa, mga ano, ng pulisiya. Okay, may issue. Para ano, yung policy and procedure natin about fire. It's a part of safe system of work natin. Okay, how we prevent the fire. Okay, yung mga supre, ano natin, yung mga... maaari maging destructive ng fire sa workplace natin, lagyan mo ng pulisiya, lagyan natin ng ano, sistema. Ma-state natin doon ano po ba yung mga regulation and requirements na kailangan natin ano, mailagay natin dyan sa workplace. It's a part. Okay, kasi bakit? Sabi nga natin, malawakan po ang pagiging ano, pagiging safety natin. Okay, hindi po yung ano lang, hindi yung common lang na ito, okay na yan, okay na, hindi, okay, dapat alam po natin kung paano natin to gagampanan at paano natin to i-perform sa workplace para ano, makita, maunawaan ng bawat isa, sorry, ako ano yung responsibility, no, ang ano natin kasi, in reality, no, kung tayo lang mismo as a safety ang magpapa-implement niyan, hindi pwede. Dapat kasama natin si top management. That's the legal requirements, okay? Dapat makita natin na yung organization natin ay ano, well-known din. Well, ano, well-trained din. Ano yung sinasabi natin? Not only the safety officer. Okay, kailangan kasama natin si operation. Okay, na may proper training o proficient training nila para ano makita natin. It's like that. Okay, kung may mga emergency preparedness team kayo, so kasama po sila. Dapat may mga private. Oh, hindi pwedeng pipiliin ko si Sir Ruben as a fire brigade. Walang proper learning about sa paggamit ng fire X. Walang, di ba, yung mga ganun, it's a basic. Oh, hindi, pinili kita kasi malaki katawan mo, Sir Ruben. Ganun ba yung palakihan ba ng katawan lang yun? Hindi po yun. Di ba, dapat competent person po yung mga ipipili natin. Okay? Doon sa ano. Kasi bakit? Tanda natin, kapag ang isang tao ay pinili natin sa emergency preparedness o emergency team natin, it's additional work for them. Additional na trabaho po para sa kanila. At ano, maaaring tumanggi sila kasi sabi nila, Sir, busy ka ako eh. Okay? Yan po yung ano na. Lahat natin, ano, okay? Sabi nga natin, lahat ng negosyo natin, it's ano, dapat well inspected. Meron tayong fire safety inspection certificate o yung FSIC sa organization. Okay, sino nagamit niyan? Si BFP. Okay, yan po. Dapat sundin natin ano yung mga requirements. At least daw 50% shall ano in addition requirements doon sa ano natin, sa BFP o FSIC natin. Marami pa. Okay, yung the head of company designated, no, kaya nire-record nila yung ano, yung mga signages, yung mga emergency ano natin, emergency drill natin, chine-check ni BFP madalas siya, minsan. Okay, pero yung mga ano, yung mga fire exit, mga fire natin, it's as per non sa requirements po ng ano natin. Okay, at marami pang iba. Yung po yung inaan natin na it's a basic, no, na kailangan. May mga administrative requirements kasi tayo na kailangan natin i-comply, na kailangan din makukul natin yung attention ng top management lagi. Okay, katulad ng sample natin, Sir, kailangan ko i-assign, tawagin mo sa HR, Sir, kailangan pala, meron tayong fire brigade na ganito, meron tayong emergency preparedness ganito, okay, di magbuo. Okay, Sir, kailangan pala makipag-coordinate tayo si LGU, external, internal, external party para ganito, kunin natin number nila para mas mabilis sila matawagan kung saan sila yung mga ganun. It's a part of the system natin. Okay? It's a part na ano, na maano natin, maididiscuss natin sa top management. So, alam nila, uy, magaling, alam, ganito pala yun, okay? Marami pa.
Sabi nga natin, hindi naman lahat eh, alam natin lang. Hindi naman, isa basic lang naman po yung ano natin. O, mas marami ka pang matututunan kung tayo mismo ay sama-sama pong mag-aaral. O, ano natin, okay? Yung March, di ba? We have a fire prevention month natin. So, gamitin natin yun. Okay? Yung mga ganung pagkakataon na maturuan yung ating manggagawa o meron kang pang ano, mga ibang pag-araw na mas maganda o target nyo na 3 times a year nagkakandak o 4 times a year, it's not ano naman po, it's mas maganda po kung paano natin to paglalabanan. Okay, kasi bakit? We don't want to happen yung mga nangyayari katulad ng mga nangyari in 2012, 2016, yan yung mga ganong apo, yung mga ganong pagkakaaksidente, pagkakamatay, katulad nangyari sa Valenzuela tragedy, or mga maaari pa, o kaya yung mga ano, sa, yung Kentex po yung sinasabi natin na 72 ang namatay o katrigal natin, o tumataas pa. We don't want to happen in our workplace yung mga ganitong scenario of accident. Bakit? Kaya nga tayo nandyan to learn, to give them na ano, kung ano ba yung dapat nilang malaman at maprotektahan nila yung sarili nila. Okay, napaka-important things. Ano ba sabi natin? Life safety. Okay, yung inano natin, isa basic idea lang po yan ha. Life safety natin po sa workplace natin. Bakit? Ito yung pamamaraan. Ay, ano, teka lang. Ano ba yun? Yan, hindi ko makita. Akala ko. Okay? Ano? Ano pa? Yung life safety natin, na primary, ano ba yung goal natin, di ba? Yung sinasabi natin na maprotect natin to have a safe work environment, healthy environment, achieve zero accident program. Yung mga ano natin, yung mga programa natin. Paano natin ma-achieve to? Okay? Paano ba natin ma-achieve yung zero accident program? Ano? Ano sabi? Much better na maging proactive kesa reactive. Mas magandang maging prevention than ano, correction. Lagi natin gagawin. Isa, okay, para ano, maprotektahan natin ang ating manggagawa, maprotektahan natin ang ating ano, sarili at ang ating ano, company. Okay? Yan po yung inaano natin. So, guys. Okay? Yan. Marami pong salamat uli sa mga nanood and keep ano lang po natin. Pa-share na lang po kung sakali pong magustuhan nyo. Please share this video and then para lumawak po ang ating advocacy. Safety advocacy lang po. Marami pong salamat. Salute po.